Okay mga chong, no? Ngayon ay pang-anim na araw na kachong, no? Actually, what's up mga chong? Magandang umaga, magandang hapon, magrabis yung lahat sang sulo kay mundo. Magandang umaga! Woo! Powerful ngayon si kachong, no? Kasi nga, fully vaccinated na. Thank you Lord, thank you so much po na walang nangyari sa akin. Ngayon, nasaksihan nyo doon sa vlog ko, last July 13, na nagkaroon ako ng mixed vaccine. First dose ko is AstraZeneca, tapos yung second dose ko is Pfizer. Ngayon mga chong, ay napatunayan naman doon sa studies na wala naman talagang problema pag magkaroon ng mixed vaccine sa katawan natin. Kasi nagkaroon ng studies, kasi maraming mga magaling na mga chong eh, na nagpapatunay na wala talagang problema ang pag-mix. Pero meron ding ibang bansa na hindi pa rin pinapatupad yung mixed vaccine. Dito sa Saudi Arabia, nag-start na po sila ng mixed vaccine mga chong. I-update ko na kayo kung ano yung naging side effects doon sa mixed vaccine ko mga chong. No? Kasi nga, first dose ko is AstraZeneca, second dose ko is Pfizer. Ngayon mga chong, no, andito pa yung band-aid. Yan, nakita niya, andito pa yung band-aid ko. So, ang naging side effects dito sa mixed vaccine ko ay wala naman po mga chong. No? Wala po kong nararamdaman na lagnat, sipon, wala. Wala pong sakit sa ulo, wala po ang nararamdaman ko lang po. Ito po, yung sakit. Yung pagturok mga chong, kasi nga mga chong, karayom eh. Ikaw kaya, di ba, tutusukin yung braso mo. Andun pa rin yung parang, ramdam mo yung sakit ba? Masakit siya dito banda mga chong eh. Yan o. So, kung titingnan nyo, so, kukunin natin mga chong ha, ito yung band-aid. Tignan natin. Yan, ayan. Kinuha ko na yung band-aid. Yun. So, ito yung band-aid mga chong oh. So ang nararamdaman lang ni kachong nyo is masakit yung pag ano dito mga chong oh. Nandun pa rin yung parang ramdam mo yung tusok ba dito banda oh, parang masakit pa siya. So second day ko na ngayon mga chong no. Second day ko na masakit talaga yung karayom na tinusok dito kay kachong nyo. Natural lang naman yan mga chong eh. Ikaw kaya tutusukin di ba? So ito yung band-aid ha mga chong oh. Tinanggal ko na. Na-proweba talaga na vaccinated na si kachong nyo. Yun, wala na tayong nakita na parang yung mark na tinusok tayo. So, yun mga chong, no? Yan yung side effects dun sa mixed vaccine. Masakit lang talaga yung pagkano dito. Ang mas masakit yung iniwan ka ng minamahal mo. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Di ba? So, pasalamat tayo na mahal tayo ng asawa natin. Mrs., I love you. Oh, ang corny ko. Hindi mga chong, no? Ngayon, pinaliwanag ko lang sa inyo mga chong na ito lang talaga yung naging side effects niya sa akin na masakit lang dito banda for second day. First day, wala naman po masakit pa rin. Masakit. Yun. Yun lang ang naging side effect niya mga chong nyo. So, si kachong nyo, preparado na. Preparado na for uuwi sa Pilipinas. Mga chong, no? Salamat po sa Panginoon, lalo na dito sa Saudi government na napabakunahan tayo. Yan, pasalamat tayo na walang nangyari. Kasi nga, mixed vaccine ang ginawa sa katawan natin, mga chong, no? Kasi may ibang bansa na hindi pa nila inallowed yung mixed vaccine. Kasi may mga kaibigan ako dito sa YouTube na nagtatanong bakit daw nagkakaroon ng mixed vaccine. Eh sa amin dito sir, wala pa, hindi pa ina-allowed. So ngayon mga chong, no, nagdasal na lang talaga ako. Pagpunta ko dun sa vaccine area na wala sanang mangyari sa katawan ko, na Lord, gabayan niyo ako. Kasi nga, ikaw lang po yung nakakalam. Ikaw lang po yung makapangyarihan sa lahat na sanay walang mangyari sa katawan ko. Yun lang mga chong, no, ganun lang. Kung saan naman tayo magpunta, kung saan man kayo din ang sulok ng mundo, kung magpabakuna kayo, andun pa rin yung pagdadasal. Yun, magdasal tayo palagi mga chong, no, para gabayan tayo. Yun lang ang advice ko. So as of now, okay na si kachong nyo at magtatrabaho na naman. Update ko pa rin kayo kung ano yung naging nangyari. As of now, masakit pa rin yung braso ni kachong nyo. No, masakit pa rin yung braso ni kachong nyo. Yan, ganun lang. Yun lang naman talaga ang nagiging side effects dito sa second dose ko. Ngayon, mapapatunayan ko na immune na si kachong nyo.
may papakita ako doon sa application namin dito sa Tawakal na. At saka mga chong, pag pumasok ka sa mall, napaka-importante na may dala kami o naka-upload doon sa cellphone namin yung Tawakal na. Hindi ka makapasok sa establishment starting August 1 kung hindi ka bakunado. Yun na mga chong, no? Hindi ka makapasok sa establishment, private or public mga chong, no? Kailangan po yun. Yun lang. So mga chong, ako ay ready na. Yun, may mga bagahe na ako dito mga chong, no? Ready na si kachong nyo. Yan. Ito yun na yung maging bagahe natin. Pauwi ng Pilipinas. So, preparado na si kachong nyo. Ipiprint na lang natin yung medical certificate natin. Dito na lahat yung mga bagahe ko. Yan mga chong, oh. Preparado na po lahat yan. Kasi nga, uuwi na si kachong nyo sa Pilipinas. Nakakamiss din mga chong, no? Hindi kasi natin alam kung ano yung magiging buhay natin dito sa mundo, eh. Kung ano yung magiging kapalaran natin. Tuloy lang tayo sa mga pangarap natin, macho, no? Kahit anong mangyari, marami mang dumating na mga problema, marami namang pagsubok, huwag pa rin tayo mawalan na pag-asa. Kasi andyan naman si Lord. Nagabayan tayo palagi sa mga pangarap natin. Yun lang, macho, no? So, sa mga kaibigan ko dyan, tuloy lang ang buhay, huwag mawalan ng pag-asa. Update ko kayo ulit mga chong mga ilang araw kung okay na dito yung braso ko. Kasi as of now, trabaho muna si kachong nyo. Kasi nga baka malate, napaka-importante pa rin na magtrabaho pa rin tayo mga chong, no? Malapit na tayo mag-stop work, malapit na rin tayo uwi. Kunting tiis na lang sa mga sa pamilya ko sa Pilipinas, mga kaibigan ko, ipagdasal nyo ako, lalo na yung asawa ko, na sana makauwi kami ng safety pauwi ng Pilipinas. Saka mga chong, ipagdasal din natin yung mga kapwa OFW na gustong-gusto na talagang makauwi sa Pilipinas pero hindi makakauwi kasi ang dami pang mga problema o ang dami pa nilang inaasikaso. Ngayon, kasama po kayo sa dasal ko. Huwag po kayo mag-alala kasi lahat naman tayo ay nagkaroon ng problema. Yun mga chong, no, tayo ay patuloy pa rin sa pagdarasal na sana matapos yung pandemic na to. Ngayon ay pang-anim na araw na kachong, no? Actually, pangatlong araw na wala na po yung sakit dito sa braso ko. Dito mga chong, no? Update ko kayo. Na wala na po sakit sa braso ko. Yan lang po yung sakit o yung nararamdaman ko sa katawan ko, yung side effect na tinatawag nila. Wala po akong sakit sa ulo, hindi po ako nilagnat, wala po, totally masakit lang yung braso ko for 3 days. Andun yung sakit kasi nga tinurukan ka dito, eh. Ikaw kaya mga chong, no, tuturukan ka ng karayom. Ramdam mo talaga. Saka wala tayong tinake na pain reliever. Wala, hindi po ako nagtake ng pain reliever. So advice ko lang sa inyo, kung pagkatapos yung ma-injectionan, magtake kayo ng pain reliever para at least hindi nyo ramdam yung sakit. Eh ako naman mga chong, lalaking lalaki tayo, eh. Pakita na lalaki ako. Di ba? Siyempre, no need na ng pain reliever. At least, i-share ko lang sa inyo na masakit lang talaga yung braso ko nung na-injectionan. Yan dito. Wala na dito. Pinili ko dito sa kaliwa nung nagpa-injection ako. Kasi nga, dito sa kanan ko, andito yung lakas. Magdepende naman sa inyo mga chong, no, pag doon kayo sa vaccine area, tatanungin kayo kung anong gusto nyo, tuturukan saan bandaan nyo gusto, either kaliwa or kanan. Eh ako pinili ko yung kaliwa. At sa mga chong, dito pala sa Saudi Arabia, advice ko sa inyo, magdepende din yan sa inyo, ha. Magdepende yan sa inyo kung anong gusto nyo, mixed vaccine or kung yung first dose nyo is AstraZeneca or Pfizer, tapos mag second dose kayo or Pfizer, nasa inyo po yan, choice nyo po yan. Saka mga chong, no, choice ko rin po mga chong, no, na mixed vaccine yung ituturok dito sa katawan ko. Sa mga ospital dito sa Saudi Arabia, meron naman pong AstraZeneca. Available po yung AstraZeneca. Available din po yung Pfizer. Magdidepende po yan sa inyo kung anong gusto nyong ituturok sa katawan nyo. Eh, syempre mga chong, gusto ko na mapabagunahan, mas prefer ko yung Pfizer. Kasi sabi nila maganda daw yun, at least try ko dito sa katawan ko. At saka mga chong, no, wag na wag kayong matakot magpabaksin. Kailangan talaga natin yan mga chong, no, na protektado tayo palagi kung saan naman tayo magpunta. Kailangan talaga sa panahon ngayon kasi nga grabe, random mo talaga na
pandemic talaga ba, grabe ang dinanas ng mga tao ngayon. Kaya ako mga chon, nagpaturok na talaga kasi nga uwi na kami ng asawa ko sa Pilipinas. Yun mga chon, no, uwi na talaga kami. Namiss na namin yung lupang sinilangan. Saka wag na wag kayo matakot magpaturok. Yun mga chon, kasi nga sabi nila masakit daw eh. Alam nyo ba ang sobrang sakit? Ang mas masakit, yung iwan ka ng asawa mo. Yung iwan ka ng minamahal mo. Diba? Masyado na si Kachong, no? So, yun lang yun. No? At saka, tuwang-tuwa na ako na uwi na sa Pilipinas. Yun mga Chong, no? Ay, papakita ko sa inyo, yan yung medical certificate na ipiprint nyo. Yan mga Chong, no? Yan yung medical certificate na iprint nyo kasi nga kailangan yan dun na ipapakita dun sa Pilipinas na bakunado si Kachong nyo. Kasi nga, ang sabi nila, pag fully vaccinated ka na, 7 days lang daw yung quarantine. So hanggang dito lang muna tayo mga Chong, no? Tayo magpapasalamat na sa mga supportive friends natin, sa mga viewers natin, sa mga kaibigan natin na palagi nanood sa vlog natin mga Chong, no? Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta, lalo lang sa mga super chatter ko noong last premiere. Thank you so much po. I would like to thank for your generosity, especially to Corazon Learning Channel. Thank you so much, ma'am, for your generosity. And to my friend also, Fats Vlog USA. Thank you so much, Miga. Thank you so much for your generosity. And especially to Pinay Rockhill USA. Maraming maraming salamat po sa iyo. Maraming maraming salamat po.